Magandang buhay mga ka-herbs. So welcome back sa aking YouTube channel. So nandito ako ngayon para sa panibagong bike check video dito yan sa Bike Planet My Kawayan Brands. Ayan, so ibabike check natin dito mga ka-herbs ang mainit na mainit at kadarating lang at ka-assemble na Foxeye Ninja Pro. Ayan, so bago ko simulan ang bike check mga ka-herbs, ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, bike unboxing, at syempre ng ating bike ride. Ayan, so ano pa ang hinihintay natin mga ka-herb? Gustong gusto ko lang i-bike check itong Foxeye Ninja Pro. So ayan mga ka-herb, simulan natin ng bike check nitong Foxeye Ninja Pro. Ayan, pasensya na mga ka-herb at nalobat ang aking timbangan. So hindi ko natimba, pero ang sabi sa akin, more or less, nasa 14 kilogram daw itong mountain bike na ito. Ayan, dito tayo ngayon sa kanyang frame. Ang frame niya mga ka-herb, size medium. 27.5 nga pala itong mountain bike na to. At ang ating seat tube ay 17 inches medium. Made from 6061 aluminum alloy. Ayan, alloy lodi oh. Kita nyo naman. At syempre, kulay green, glossy green, parang bubblegum green na tatawag dito mga ka-herb. Medyo parang ano siya eh, ang ganda nung tingnan ng pagkaka-green niya. At syempre, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan, kitang-kita nyo naman, obvious na obvious. At dito meron din, maraming uod ng pagkaka-welding. Sa may bandang baba, ayun, marami din uod ng pagkaka-welding. At dito sa may bandang baba, glossy black yan mga ka-herb. Ayan ako, nakikita nyo. Ayan. Tapos itong Foxeye na ito mga ka-herb. Nakita nyo, ganda ng kulay, ano? Parang may rainbow talaga siya. Ayan, pag kinapa mo to, makapal siya para siyang sticker. Etong Ninja Pro mga ka-herb, saka dito Ninja Pro, water decals yan. Pati itong warning, water decals din yan mga ka-herb. Ang lapad nito, then pakitid, ayan. Dito makakita mo ka-herb, sabi namin kanina nagkukwentuhan kami, pwede to sa babae. Ayan, kasi hindi tatama yung singit dito. Ayan, pababa kasi. Tingnan mo dito yung chainstay niya mga ka-herb. Dumaretso, papunta sa top tube. Pero may ano rito, welding. Dito. Ayan. At siyempre, tingnan natin sa ilalim. Wala dito. Dito dumaan yung kable ng hydraulic brakes. Isa lang yung internal. At isa rito. So magkabilaan ng internal cabling. So dalawa ang pumasok. Tingnan natin kung ilan ang lumabas. So dalawa din. Dito mga ka-herb. Ayan. Ay, ang ganda ng ano niya, RD. Hindi nakalabas yung kable. So housing na mismo yung nakaklamp dito. At ayun yung kable ng hydraulic brakes. So ang ganda. Dito tayo ngayon sa chainstay. May cambot. Isa lang yung cambot. Ayan. Tapos may bridge. Dito naman sa 6-day, walang bridge mga ka-herb. Pero ang laki dito. Palagay ko, kasya pa dito 29. Yan. Pa-comment naman mga ka-herb kung nakakita na kayo ng Foxeye na Ninja Pro. 27.5 yung frame, 29 yung gulong. Ang lapad pa yun. Malaki pa yung clearance. Tapos, siyempre, malapad to. Malaki. Nasa loob yung ating caliper at ang dropout natin mga herbs napapalitan yan. So napakahirap kasing bumili ng mountain bike nang hindi napapalitan ang drop out. Ayan. At ang headset natin mga herbs 110mm ang haba. Ayan. Na may logo ng Foxeye water decals yan. Tapered mga herbs. Ayan. Tapered. Ang una ko napansin dito mga herbs parang masyadong nakaslant yung head tube niya mga ka-herb. O, tingnan nyo. Ang layo. Ang layo ng distance niya. So, siguro dahil lang dito sa down tube na pag-burn na ganun. Ayan. Tapos, mayroon parang bukol dito. Maliit lang mga ka-herb. Liit lang. Hindi siya diretsyong-diretsyo. Meron siyang konting bukol na ganun. So, yun lang yung napansin ko na kakaiba dito sa kanyang frame. Ayan. Nasa gilid tayo ng kalsada. Kung nakikita nyo, kaya medyo maingay. Pasensya na kayo. Steerer tube niya mga ka-herb, straight tube na nila ginamitan lang ng adapter para makabit dito sa tapered na head tube. Alloy ang ating crown, bakal ang arc.
baka lang lower. 105 millimeter ang ating stanchion o yung travel ng ating stanchion na merong rubber indicator dito, yung sag, yung travel ng ating suspension fork. At syempre, meron tayong manual lockout. Close open lang yan. Ayan o. Tapos sa kabila, preload. Yan. So, coil type ang ating suspension fork na merong sticker na fox eye. Ayan. So, nasa sa inyo na yan kung tatanggalin nyo o hindi. Pero, dyan na yan. Hayaan nyo na dyan yan. Ang ganda kayang tingnan. At syempre, hubs natin, walang tatak. Ayan, tatak. Buhe. Wala siyang tatak. Pero made of alloy yan. Ball bearing type pa to, mga curb. Ayan, kita ko na yun. No? Kita. Kita nyo ba? Ayan, ball bearing pa siya. At quick release. Yun ang kagandaan, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes. Baka lang ating spokes. Aluminum double wall alloy. Aluminum double. Ayan. Double wall alloy na rims na may sticker ng Fox Eye na yun, 6061 nakalagay nga, aluminum alloy. At ang gulong natin mga ka-erp, gumball ba to? 27.5 by 2.10 na antatak ay Chow Yang. Yung knobs niya mga ka-erp, pang road to. Ito yung ganitong hinahanap ko na knobs sa, para sa road bike ko. Hindi siya kalakihan. Hindi rin siya kaliitan. Yun, tama lang para sa akin. Ayan, ganun din sa likod. Chow Yang, 27.5 by 2.10 gum wall. Aluminum alloy na double wall na rims na may sticker na Fox Eye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes. Medyo marami para sa akin yung 36. Ayan. Alloy na hubs na walang tatak mga ka-erp. Quick release yan. At dito tayo ngayon sa cogs. Wow, ang ganda ng cogs mga ka-erp. Smooth na smooth. Hello, Sunshine SZ na 12 speed, 11 to 50 teeth. So tama to sa ahon mga ka-erps. Palagay ko mag-chill ride ka sa ahon kasi naka-1150 ka dito. Tapos dito naka-2x ka pa. Oh, di ba? Oh, ternohan mo ng 50 tapos 24 na maliit. So palagay ko, chill ride ka sa ahon. Oh, di ba? Ang ganda nito. At Sensei yata ito mga kaka-erp, RX12. Oversize yung pulley dito. At oversize ay standard dito mga kaka-erp. Standard then oversize. Ang ganda. Oh, di ba? Oh. At syempre, ang kadena niya YBN. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaka-erp. Ang crankset niya ay Sulane SLM laser. 170mm made of alloy yan. Halotech. Removable chain ring. Pares na bakal to mga ka-erp. Itong 24 teeth na maliit at 38 teeth na malaki. So, hindi ka mabibitin sa patag kasi naka 38 teeth ka. At hindi ka rin mabibitin sa ahon kasi kahit 24 yan, meron ka naman 50 teeth dito. Ayan. So, tamang-tama ito para sa akin. Ayan, oh, ganda na ito. Oh. At ang ating FD ay RX12 2x ito, mga ka-erp, na downpull. Ayan, oh, downpull tapos clamp type yung ating FD. Naghahanap ako ng ganitong FD na L2. Eh. Ilalagay ko sa bike ko. Kaya lang wala yata ang 2x na L2. At ang seat clamp natin, mga ka-erp, alloy. Quick release yan. Fox Eye na seat post, made of alloy din yan, na 27.2, 350mm ang haba. May setback yan. Ito yung bolt na malaki eh. Ayan o, kita niyo mga ka-erp. Tapos, hard plastic. O nga, hard plastic na pedal, ball bearing. So, madali naman mag-maintenance yan. Meron tayong video niyan mga ka-erp, panoorin nyo. At ang upuan natin ay Fox Eye. Uy, ang kapal ng foam. Yan, etong kitid. Makitid talaga to mga ka-erp. Tapos may hiwa. Daanan ng utot mo yan sa kasingawan. Daanan ng utot eh, no? At singawan ng ihi. Parang nabaliktad yata tayo doon. At ang mahaba to, haba. Baka matuso ka nito mga ka-erp. Ingat ka rito. Mahaba nito. Oh. O, di ba? At dito tayo ngayon sa handlebar.
720 mm ang haba. Made of alloy yan, mga ka-erp. Gawa ng Fox Eye. Ayan o. Oh. O, di ba? Tingnan natin kung may backfit. Wala. Straight to, mga ka-erp. Straight na straight. Unat na unat. Matigas na matigas. O, di ba? At ang grip natin, goma. Ayan, kita nyo, mga ka-erp. May grills pa siya. Grills ba tawag dito? Yun. Sa kabila, ganun din. Ayan. At ang stem natin, 80 mm negative. Ito yung kamuo stem natin, o. Na may Fox Eye na tatak. At syempre, Feng Tai ba to? Na top cap, alloy. Ang spacer natin, isang 10 mm, isang 5 mm. Dust cap natin, plastic. Parang plastic yun. Andulas eh. Oh, andulas oh. Yan. At syempre, naka-hydraulic brakes tayo, mga ka-erp. Gawa yan ng Simmers or SIB. Ang kagandahan dito, mga ka-erp, na-adjust yan. Oh, ito. Bihitin mo lang to. Lalapit yan sa grip. Yan. At ang shifter natin, Sensa. Tingnan natin kung push-pull. Push-pull. Ah, push-pull nga. Tingnan natin kung pwedeng i-push. Oy, pwede. Oy, pwede. Panalo, mga herbs. Oh. Bahala ka kung ano gusto mo. Push-pull yan. At sa kabila, ganun pa rin. Sensa na tubay naman dito, mga herb. Ayan, oh, tubay. Sana lahat nakatubay. Para may laban sa ahon. At ito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ang caliper niya, mga ka-erp, IS mount na gawa ng Simmers. Ayan. At ang ating brake pad, ayun, napapalitan, mga ka-erp. So, tatanggalin mo lang tingtong clip na to. Mahugot mo na yung brake pad. So, ang daling mag-service ng brake pad nitong Simmers na to. Ito yung ganito sana na lahat ng caliper. Madaling magpalit. Ayan. 160 mm na rotor na may tatak na night. Ito mga ka-erp, nakikita nyo ba? Ayan. At syempre sa kapila, naka-post mount naman tong likod natin na caliper na Simmers. Medyo mahirap lang kung ano yung totom niliwin dito. Nakaharang tong chainstay. Pero dito okay naman. Ayan. At 160 mm pa rin na rotor dito sa may bandang likod. Ayan. At ito yung likod. Ito yung likod. Ito yung kabila ng ating crank set. Again, SLM Suling laser. 170 mm. Made of alloy yan. Ito yung BB niya na may spacer dito na dalawa. Yan, nalilito ako sa mga spacer na yan. Yung iba madami eh. Yung iba baliktaran. At ito, nakalimutan ko mga ka-erp. Lalagyan na ng malamig na tubig. So dito yung lalagay yung water bottle cage. So palagay ko wala na ako nakalimutan, mga ka-erp. Sulyapan uli natin. Ang ganda nito. Ninja moves tayo rito. Fox Eye Ninja Pro. So ayan mga ka-erp, ang ating bike check video ng Fox Eye Ninja Pro dito sa Bike Planet My Kawayan brand. So nagkakalaga nga pala ito, mga ka-erp, ng 14,700 pesos lang. At meron silang freebies, mga ka-erp, na helmet at tail light. Ayan, so ilalagay ko na lang sa description, mga ka-erp, ang kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gusto mag-avail ng napakagandang Fox Eye Ninja Pro na ating binike check. Marami pa sila rito mga binabike check. Marami pa rin sila dito binibentang bike, mga ka-erp. Oh, ayan, oh. Ayan. Ayan, mga ka-erp. So, kita-kits tayo sa susunod na video. Ayan, road to 9,000 tayo. Maraming salamat sa ayan, nakawala na tayo. Maraming salamat sa mga sumusubaybay at sa mga sumusuporta sa aking channel. So, kita-kits tayo sa susunod video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Renta mo nga, Archie, ha?